Malaking hamon sa mga taga Morong Rizal ang pagpapasigla ng turismo sa kanilang bayan. Kabilang dyan ang pagbuhay sa isang park na minsan naging sanktuaryo ng kanilang sining. Si JP Soriano, on assignment. Ang sabi ng ilan, matitigas daw ang dila ng mga taga Morong. Paano kasi ang letrang B na papalitan ng letrang R? Kaya sa pagmamaneho sa raan, dapat banayar o rahan-rahan lang. Bilang sa pananalita, pati sa pagkain, matapang din ang timpla. Gaya ng warek-warek, ang Morong version ng sisig na binudbura ng sili. Itong warek-warek ng Morong, ipinirito namin to. So crispy siya, di katulad nun sa Ilocos na iniihaw. Ang pagiging matatapang ng mga taga-Morong, bakas pati sa kasaysayan. Ang bayani ng kanilang maliit na bayan ang siyang unang sumabak sa giyera sa France noong World War I. Tomas Claudio is a first hero ng World War I na naitala. Siya ang unang namatay para sa ating bayan. So bilang pag-alala sa kanya, ginamit siya bilang hero hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang dito sa Morong, sa iba pa ring part ng Pilipinas. Noong World War II, ilan sa mga guerrillang lumaban sa Hapon nakabase sa Morong, ang Markings Guerrilla. Naging simbolo naman ng katatagan ang simbahang ito ni St. Jerome. Sa labas, baka sa arkitektura ang Baroque style. At sa loob naman, napanatili ang orihinal na anyo ng ilang tisa o bricks. Ito ro ay naging refugee o mga evacuation center. Ang sabi nila, hindi raw makapasok ang mga Japanese nung ano, dahil parang mayroong bumabato. Talagang may humaharang na para mapasok ang loob. So ang inaano nila na it might be St. Jerome. Bilang sa kasaysayan hitik ang Morong, tahanan din ito ng ilang sikat na pinto. Kabilang na riyan si Paing Pacheco na pumanaw lang noong isang buwan. Kilala siya sa mga obra niyang gawa sa fingerstyle painting. Siya rin ang tagapangalaga ng Uubong Park na minsang naging sikat na pasyalan sa Rizal noong 90s. Ang nakalulungkot, hindi na ito singsigla ng dati. Ang minsang naging sanktuaryo ng sining, ngayon marumi at inaagiw na. Later on, nag-deteriorate na rin yung lugar habang nag-deteriorate yung health ng father ko at saka tumatanda nga. So parang kasabay niya, nag-deteriorate din yung area. Mahalagang bahagi ng turismo ng Morong ang Uubong. Pero ngayon, hindi pa namin napag-uusapan ng pamilya kung ano talaga ang gagawin namin dito. Kasi it will take a lot of investment again. At saka mahirap mag-maintain. Isang malaking hamon ang pagbabalik ng sigla sa Uubong Park na isa sa mga naging tatak ng Morong sa mahabang panahon. Mahirap man ang laban, susubukan daw itong isalba ng naiwang pamilya ni Tatay Paeng. May sentimental value sa amin yung lugar. Gusto namin i-maintain, pagandahin ulit, ibalik yung dating sigla. Ako si JP Soriano at ito ang aking assignment.